Hello everyone, this is MJ, your FW vlogger here in Hong Kong. Pasensya na ho talaga kayo, magang-maga pa ho yung mata ko. As in, bloated po yung mukha ko kasi talagang hindi ako makatulog. Kasi inaabangan ko yung result ng presidential election. Hindi po ako mapakali, kaya naman yung tulog ko talagang putol-putol. And right now nga, nagising ako 4:56 a.m. Maglamos lang po ako. Tapos, eto, bumalik ako sa pagkatapos kong maglamos, bumalik ako dito sa phone ko. And then, sobrang saya ko. Yes! Yes! Panalo po tayo. BBM, the next president. Confirm, panalo po si BBM. Of course, Vice President Sarah. Sobrang saya ko po. As an OFW, pasensya na ho kayo, yung boses ko talaga, pinipigilan ko lang. Kasi po, tulog pa ho yung mga alaga ko, yung mga amo ko, tulog po silang lahat. Hindi naman po ako pwedeng sumigaw-sigaw dito. Yes! Yes! Panalo po tayo! Panalo po tayo! Alam ko, marami tayo na nagdidiwa ngayon. Kaya naman, congratulations po sa ating sa lahat. Congratulations po sa ating next 17th President, Bongbong Marcos. Sa dami ba naman ng mga binato sa kanya? Pero itong sa ating si BBM, talagang still, until the very end, naging mapagkumbaba po siya. Hindi po siya nagsalita ng kahit anong masama sa kalaban niya. Just like what he said, positive lang ho tayo. And let's focus on what makes our country great again. Magtulungan po tayo. Unity. Yun po kailangan ng bansa natin. Kailangan natin magtulungan. I'm just so happy right now. Isa-chat ko po muna ang mga kaibigan ko dito. Bye! Hello everyone! So ayan, part 1 po ng ating vlog. Yan po yung kagising ko lang. And talagang, kasi hindi ako makatulog. Super excited kasi ako malaman kung sino na yung new president natin. At ngayon naman, it's already almost 11 a.m. Magmamarket po ako. And tiningnan ko ulit yung result. Wala na. It's clear talaga, BBM na talaga yung panalo. 15 million yung gap. So, imposible talaga na makahabol pang kalaban. Anyways, ang masasabi ko lang, congratulations po sa ating new president, Sir Bongbong Marcos. And of course, congratulations sa lahat ng mga Pilipino. Masabi ko lang talaga na eto na talaga. Alam ko maraming masaya ngayon. Ako, sobrang saya ko. Talaga, as an OFW, sobrang saya ko. Tsaka ito pang masasabi ko lang naman sa 10 na candidates for president, it's clear, Bongbong Marcos lang talaga ang may pinaka-solid na, or for me, pinaka-the best or the most qualified sa position. Of course, mayroong iba na hindi sang-ayon dito, but this is my opinion. Napanood ko yung mga debate. Na pinaka-believe talaga ako sa kanya is yung debate sa SMNI. Doon ko talaga nakita na, wow, this person, ang galing niya talaga. Nakikita ko na eh. Ang galing-galing niya talaga. Pati yung plataforma niya, solid. Hindi pa liko-liko. Clear na clear yung explanation niya. So that's why siya talagang binoto ko. Other candidates naman, syempre, si Vice President Lenny, masabi ko lang talaga sa kanya, hindi ko siya binoto kasi sobrang nalilito ako sa kanya. Wala akong makita or marinig na clear na sagot niya every time na tinatanong siya about, for example, plano niya sa Pilipinas, ano yung mga plataforma niya. Wala talaga akong makita ang magandang sagot sa kanya. But of course, kung kayo, may makapanood ng vlog ko na to, kung kayo, tingin niyo, okay naman yung mga sagot niya, okay naman yung mga plano niya, edi okay, go. But for me talaga, wala. Wala akong nakikita magandang sagot. Hindi ako satisfied. Kumbaga, ganun pala. Hindi ako satisfied sa mga sagot niya. Siyempre, may mga lutang moments din. Peace tayo. Kasi Senator Manny naman, masabi ko lang talaga, I believe na he's a very good person. Gusto niya talagang tumulong sa tao. Yun nga lang, I think, kaya naman niyang tumulong ng walang posisyon. Kasi sa tingin ko, hindi pa talaga siya ready sa much higher position, like the being a president. Hindi pa talaga. Makikita mo naman yun. The way niya dalhin yung sarili niya, the way niya siya magsalita, makikita mo yun eh. Hindi basta-basta ang pagiging presidente. Kailangan matalino ka talaga. Kailangan kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa, kaya mong sumagot ng walang kodigo, kaya mong walang nagko-coach sa'yo, ganyan. Example lang yan ah. But I do believe na mabuting tao talaga siya at gusto niyang tumulong. Kay Isko naman, I think okay din naman siya.
Yun nga lang, marami akong narinig na hindi maganda sa kanya. Just like Vice President Lenny, wala rin akong nakikitang matinong sagot sa kanya. Nung may napanood ako na isang matanda na sasabi na si Esco daw, handa siyang or handa niyang ibenta lahat, mapakain na lang ang Pilipino, ang taong bayan. For me, hindi siya maganda. I mean, sa ibang tao na masabi mo talaga na, ay, ang bait naman ito. Ganyan. Pero ang mga tao kasi ngayon, hindi na sila, or kaya na natin mag-analyze. Iba na kasi ang mga tao ngayon, iba ng Pilipino ngayon, marunong na tayo mag-analyze. Hindi na tayo katulad nung panahon nung EDSA, nung 1986. Hindi na. Matalino na mga Pilipino ngayon. Kaya na natin mag-isip. Kaya na natin mag-voice out ng opinion natin. My opinion is, hindi siya pang long-term. Hindi dapat ganun na mag-isip ang isang presidente. So, hindi ko talaga binotin sa Esco. Although, marami din naman siya nagawa sa mayor, di ba? I mean, hindi naman ako, malay natin, baka hindi pa nila time ngayon. Siguro, in the next election, tumakbo ulit sila. Baka may chance na sila. Yan eh, pag hindi tumakbo si Mayor Inday Sara. Pag tumakbo yun, ay wala na talaga. Anyways, mga kabayan, dito na lang po. Congratulations po sa ating bagong presidente, the 17th president of the Philippines. Yeah, congratulations sa lahat. Sobrang ganda po ng araw ko ngayon, kaya eto, hindi po ako nag-ano sa bahay. Kahit nakakapagod yung work as an OFW, pero masaya pong araw ko ngayon. Lagang yung mood ko ngayon ang ganda. Ang sarap ng pakiramdam ko ngayon. Anyways, thank you so much for watching. And mga kabayan, if you like this type of content, please don't forget to...